Ano ma-comrad? Akitin pa natin yan. Sige. Kahit mahirap, kakayanin. Akitin pa natin yan? Oo. O, sige. Alalaki mo ko, Royal, ha? Hey. Kaya lang, ha? Ito, sobrang taas. Kasi meron kaming inahanap na, ano, isang babae. Okay. Eh, pakilala yun ako. Saan tayo dadaan dito? Dito. Ay. So grabe no. Balitrik ang araw, tingnan mo nagtatrabaho sila. Tatagalan yan, tatagalan. Ganyan talaga ang ano, hirap ng buhay. Kailangan mong kumayod para sa pamilya mo. Hey ate, kamusta? Ikaw ba si ano? Ikaw ba si Ate Rosaline? Oo, ikaw nga ano? So bali, anong trabaho ang ginagawa mo ngayon? Tara, kumusta lang po. Inpara mo di nalalang po. Nag-ano ka ng ano? Parang nagtatanim ka. Ah, nagbubunot? Opo. Oh, binubunot mo yung mga ano? Punla po. Mga punla? Okay. Ilan taon ka na pala ate? 33 po. Ha? 33 po. Tapos ang balita ko eh buntis ka pa daw. Opo. Tapos nagtatrabaho ka pa. Opo. Sa tirik na araw. Bali ayan ate. Opo. Buntis ka pa. Tapos kabuhana ano? 9 months na, kabuhana mo na ngayon. Sa September pa. Ah, September pa. Okay. So ayan. So pwede mo sa akin ipakita ate kung paano mo ginagawa 'yung ano? Binubunot niyo 'to. Opo. Ayan. Okay. Rosaline, pwede ka ba namin ipagpaalam sa ano sa amo mo na pwede ka namin mahiram, na pwede ka namin ma-interview? Pwede ka mag-half day ngayon? O sige, o tara. Kumama ka na. Anak. At pati anak mo, andi dito. Ano yan? Kapatid mo? Anak ko po. Anak mo? Ah, tumutulong din sa'yo. Ito. So bali ate, ito, minabuti na nating umiba ng daan kasi sa sitwasyon mo, tingnan mo, buntis ka, di ba? So bali ito ate, dadaanan mo yung itong matarik na to. Kaya mo, buntis ka? Ha? O sige, ingat ka ha? Kasi pakahirap dito ano, bumaba.
Ano nga pala pangalan mo, Ading? Sunshine po. Ilan taong ka na? 12. So ganyan, lagi mong sinasamahan sila mama at papa mo para ano, tumulong sa kanila? Opo. So bakit mo naman ginagawa yun? Kasi po, tutulungan ko ang mama ko at papa ko. Makaroon kami ng pagkain. Ah, para magkaroon kayo ng pagkain? Opo. Rosaline. Alam mo, nakita ko yung ano ha, nakita ko yung daanan papunta doon sa pinagtatrabahuan nyo. Grabe, yung talagang dadaanan mo, talagang mataas. Tas malayo pa ang lakaran, bukid pa, sobrang init pa. Hindi ka ba nahihirapan? Nahihirapan po. Pero hindi, wala naman kami magawa po para mapambili kami pagkain po. Tapos kahit pangbili na lang, kahit bigas kan ko po, gatas ng anak ko po. Lala pa, buntis ka pa. Isa pang anak mo, may magamit ka na ba? May panggastos ka na ba? Wala pa po. So bali, Rosalie, yung asawa mo, ando doon din, ano, kanina? So, bali, saan kayo nakatira dito? Dito lang po. Saan? Ito? Ito po yung panganay po, si Mikey, 14 na po. Pangalawa po si Sunshine, 12 na po. Tapos pangtatlo si Alfonso po, 8 na. Pangupat po si Nelson Jr. po, 7 na. Tapos ito po, pang-apat po yan. Ano pong pangalan niya natin? Si Nicole Ann po. Ilan taon na siya? 5 po. Tapos ito po, si Rose Ann po, 2 taon na po. Bali ito yung bunso mo, Rose Ann. Ano yung dinidede niya? Tubig lang po. Bakit tubig lang? Wala naman kami yung pampera pambili po. Ay, yung pera pambili ng gatas? Wala. So bali, ito yung bahay nyo? Opo, sir. Pwede ba kaming tumuloy? Opo, sir. Pwede tumuloy. O, tara. Punta tayo. Bali, magkano po sinasahod niya yan, ate? 200 lang po, Ajay po. Sahod niya sa isang buwan po. Tapos in-advance namin ng March, Ajay po. Bali, ilang... Sa car, Ajay po. Bali, ilang beses po kayo nagtatrabaho dun sa isang buwan? Isang beses lang po. Tapos na i-advance niyo na po? Opo, ng March po. Hindi, wala na kayong sasahurin ngayong araw na to, ate. Wala na po. Eh, ganito, ate, ha? Andun yung asawa mo, ikaw, pati yung anak mo. So, bali, magkano... talaga ang total na sinasahod niyo doon? 200 lang po kasi kinuha niya isang kaso nga karkar lang Ajay po doon isa tapos sa nga kaso ng Ajay nga po, po tapos 200 lang ti sahod na po Ajay po. Kaya yung dalawa na doon, may 200. Opo. Ano sabi niya, comrade? Sabi niya kasi nakuha na ng asawa niya yung 100 na karkar. Ibig sabihin, 200. Yung 100 na karkar na yun, yung ano bilang ng palay, na yung punla na iano nila. Tapos ngayon, bali, 200 pesos po. Bali, 200 pesos. Dos isa. Isang ano punla na. So, bali, nandun lang kayo para tulungan yung asawa mo? Opo. Tapos yung sasahurin nyo sana na 200 pesos is na-advance nyo na? Opo. So, ngayon wala na kayo sasahurin? Wala na po. Okay. Ay, so, nandun lang sila para mas mapabilis siguro yung trabaho ng asawa niya. Kaya nga.
Pero napakaliit, ano? Oo, napakaliit. Tapos na-advance na nila. Hindi, wala na silang sasawurin ngayon. Ano? Eh, paano yun ate? Paano yung pagkain nyo mamaya? Anong gagawin mo? Bali, ilang buwan na po yun siya mo ate? May naipon na ka na ho ba? Or may mga gagamitin ka na sa panganganak mo? Wala pa po. Eh, wala pa po? Wala pa po. Kasi wala naman kami anak buhay po. Tapos wala naman kami din na panganganak buhayan po. Ang hirap naman po. Kumuha ng pera ngayon po. Tapos wala pa kaming gamit. Tapos nang nakaraan po eh, naranasan namin hindi kami kumain tatlong araw po. Tatlong araw ate? Opo. Diretso yan na hindi kayo kumain ng kanin. Ano na lang po yung kinain nyo doon ate? Wala po. Tapos yung ano po, may nagbibigay sa amin na ano po, bigas na salbo. Paano na po yung mga bata? Hindi pati po sila, hindi na kumakain. Hindi na po. Paano po ate kung sabi nila sa'yo na, Mama, nagugutom na po ako? Ano na lang po yung ginagawa mo doon ate? Wala, umiyak na lang kami po. Wala naman kami magawa. Buti naiintindihan po ng mga anak niyo yung sitwasyon niyo ngayon. Opo, tutulog na lang kami. Tapos nung natungtong bagyo po, hindi kami makalabas. Tapos sa itong bahay, wala nang bubong. Hinahihangin po, naanis. Opo. Tapos tumutulog, hindi kami natutulog. Bako kami tulog kung wala nang tulog. Yung tatlong araw na yun ate, talagang hindi po kayo kumain noon. Opo, hindi kami kumakain talaga po. Tapos umiyak na lang yung mga anak ko, natutulog na lang sila. Hindi, parang ang sakit-sakit po. Opo, umiyak na kagabi dahil wala kaming bigas. Wala kayong kinain kagabi wala ate? Wala po, tapos siyang pinairam lang ni Auntie Glory, yung babae kagapon. Pinigyan kayo ng pagkain, doon lang po kayo kumain. Kawawa tong mga bata ate, kasi buti naiintindihan po nila. Opo. Tapos pagkaagahan, utong sila pumunta sila doon po, humingi kay Lola ba? Sa kapitbahay nyo? Opo. Nanghihingi sila ng pagkain? Opo, sir. Para makakain lang? Opo. Totoo ba yung ginagawa nyo yun? Opo, sir. Ikaw, ate. Kanina, umaga, pumunta kayo doon? Biruin mo si ano? Anong pangalan mo ulit? Biruin mo. Sumasama siya, ano, tinutulungan si mama niya at si papa niya. Pero ang masakit doon eh, wala na pala silang sasahurin. Hindi, may pagkain po kayo niyan ngayon, ate. Wala po, pero maghanap pa kami po. Kung may magpautang. Alam mo, kinakailangan talaga ni ate na kumain ng kumain kasi lalo pa buntis siya. Walang sustansyang makukuha yung bata. Kalaway yung bata sa tiyan niya. Mikey, anong nararamdaman mo ngayon? Nakakaranas kayo ng gutom tapos hindi kayo mabigyan ni mama niyo ng kung anong gusto niyo. Kundi lang po bumili po kami ng kon. Mga chichirian lang kung pagkainin naman. Chichirian. Itikpipiso. Tapos yun lang po ang kakain namin. Wala na po kami makain. Wala na po may bigay ni mama. Kahit piso, umihingi lang po kami ng pinapit ang mga pinsan ko. Kahit ano po makain nila, umihingi po kami. Tapos kanina wala po kami makain. Tinutulog po namin, tapos nanonood kami. So, bali, nakikinood kayo ng TV sa kapitbahay? Opo. Yun na lang, para makalimutan nyo yung gutom nyo. Opo. Wawa naman kayo. Ikaw naman ate, anong pakiramdam mo na yan? Nakikita mo yung mga anak mo, ganyan. Nawa lang ako sa kanila po. Wala silang, wala akong maibigay sa kanila, wala na akong magagawa po.
Mawawa naman si ano. Kaya alam mo, comrade, pati din mo, sa murang edad din mo, nararamdaman niya na yung hirap ng buhay. Nakakayak na, comrade. Yung makita mo yung mga bata na umiyak dahil sa gutom. Kaya nga. Parang nakakadulog ng puso ba? Kaya nga. Ngayon, ano, hindi ka pa kumakain? Ha? Hindi ka pa kumakain? Wala, hindi siya makaano, comrade, kasi talagang ano, naramdaman niya yung ano, naramdaman niya yung pag-iyak ng ate niya, tsaka ng magulang niya. Yun nga. Naiiyak siya dahil sa sobrang kahirapan nila. Sa murang edad niya, alam na niya yung Mikey, anong gusto mo para sa mga kapatid mo? Para sa magulang mo? Ano po, magkaroon po kami ng bigas para may bigas po kami, sir. Ay, anong gusto mo? Magkaroon kayo ng bigas? Opo. Para may kain po aking mga magkakapatid. Bakit ngayon wala kang bigas? Wala po. Subali, eh, ang gusto mo sama para sa mga kapatid mo, pati sa magulang mo. Yung makakain kayo sa isang araw, eh, tatlong beses. Mikey, ano nga palang pangarap mo sa buhay? Maging teacher po. Bakit gusto mo maging teacher? Para matulungan ko rin ang mga batang, ang mga batang nahihirapan po. Yung mga hindi nakakapag-aral. Opo. Ading, ano nga palang pangarap mo sa buhay? Doktor po. Doktor? Ikaw, kuya, anong pangarap mo sa buhay? Maging soldado po. Sundalo? Ito po sir, wala po kami pagkain. Ito po sir, wala po akong may pakain sa kapatid ko. Wala po kami maisain. Wala pa rin kayo. Ikaw yung ano, di ba? Ikaw yung panganay? Opo. Bali, ang pangarap po lang sa mga kapatid mo, makakain kayo. Magkaroon kayo ng pagkain sa araw-araw. Ha? Opo. Naawa ka rin pa kay mama mo? Opo. Kasi biruin mo, bunti si mama mo, pero papakihirap para kaya, kahit papano may makakuha siya ng pangkain nyo. Ito ate, huwag mong masasamayin yung sasabihin ko ka. Kasi may anim ka ng anak. Tapos ngayon, magpipito na. May balak ka pa bang dagdagan yun ate? Sana po, huwag mo na pong dagdagan kasi napakahirap po ng buhay ngayon ate. Lalo na po't ang dilit po nila. Yung sa murang edad po nila ate, yung hindi po sila makakain. Parang ang sakit-sakit po kasi bilang ina, makikita mo yung mga anak mo hindi kumakain. Sana po, huwag mo na pong dagdagan. Lalo pa ate, din mo, yung trabaho mo napakahirap. Pero may buntis ka, nagagawa mo yan. Opo, wala naman kami ng anak po. Ay po, kung hindi mo gano'n lang po, tulunat ng tulad. Tinit natin dito po. Pakahirap po ng buhay ngayon natin. Hindi bukas niya natin, wala na kayong trabaho. Wala po. Eh di, paano po yan ate? Maghanap na naman po ba kayo? Tapos magbabali ulit kayo? Opo, kung may mahanapan kami. So, balik ganun lang ang ginagawa nyo sa, ano? Opo. Sa buhay nyo na... Pasensya na ate sa words ko, ha? Na bago pa kayo magtrabaho, eh, binabali nyo na. Opo. Sa tingin mo ba ate, yung kinikita nyo na yan eh? Nagkakasya ba sa inyo? Hindi po. Kulang din po. Bato, kapag mga kahanak na po namin, kulang rin po. 200 rin po. Tapos na ilan yung anak mo ate? Ito. Nagpipito. Limas.
Ate, saan nga pala kayo sumi-CR dito? Nakiki-CR lang kami po. Pero kung yung anak ko po ko, doon na lang sila po. Kumusta po kung may nag-CR sa banyo nila po. Kapag may gumagamit? Opo. So, buddy, dito na lang kayo sumi-CR? Opo, sir. Ito? Opo, sir. Okay. Eh, yung ano yun, pinagkukunan nyo ng tubig, saan naman yung kumukuha? Doon po, sir. Sa ilan ni ante po. Doon sa poso? Opo. Okay. So, ano, mahulog kayo dyan. Anong ginagawa nyo dyan? Ha? Ano yung kinukuha nyo dyan? Sarisa po. Alatris. Tama, comrade? Alatris po. Oo. Oh. Mahulog kayo dyan, ano? Ayun ang kinakain nyo ngayon. So ayan na, Comrade Ann. Ayan na. Ayan. Ang dami na, oh. Para sa kanilang lahat yan. Ayan. Ayan. So bali, asan sila? Nag-uusap doon. Kinakausap ni Comrade Altea. O, so tara, puntahan natin. Tapos papuntahin natin dito para makasurprise sila ate, no? Tara. Okay, tara. Puntahan natin. So bali, Comrade Ann. Walang kaalam-alam sila ate, no? Pati yung mga anak niya na dinala na natin yung regalo. Para ma-surprise. So ayan, Comrade Altea, no? Ate, sinadya namin ano, ilayo muna kayo sa inyo kasi meron kami ipapakitang sorpresa sa inyo. Halika, sama kayo sa amin. Sako na ate, itong dala-dala naming regalo eh, kahit pa paano, magbabago ang buhay nyo. Okay, tara. Na-excite ka ba, Comrade Altea? Super excited na ako. Hintay ko yung reaction ni ate kanina kasi nagkwentuhan din kami ni ate kanina. Kaya nagkwento din niya yung buhay niya kanina sa akin eh. Okay. Wait in the morning. Lahat ng yan para sa iyo. Yan yung bigas at maraming box. Para sa iyo po yan ate. Bubuksan po natin yan mamaya sa loob ng bahay niyo. Ano masasabi mo ate ngayon nakikita mo yung mga yan? Salamat po sir, madam. Plus lalo kay ni sir. Kahit malayong bahay namin, tinuntan niya ako, siya lang nakakatulong po. Yeah. Deserve niyo po ate. Deserve niyo to ate. Salamat po sir. Kahit o kaya mga bata, pinuntan niyo ako kahit malayo po. Maraming maraming salamat po. Maraming pagkain sa mga anak ko ngayon po. Bakit mo po nasa ng baby? Ikaw ate, masaya ka ba? May bigas ka na yung request mo kanina kahit bigas lang. Ngayon, sobra-sobra pa sa bigas yung binigay sa'yo. Hindi mo sila mahihirapan na ngayon po. Kayo mga bata, ikaw ate, ngayon nakita mo tong mga regalo na to, anong pakiramdam mo? Okay lang po sa akin. Masaya ka ba? Naiyak na rin siya ate. Parang wala nang maglalait po sa amin.
Ate, itong ano na to, itong dinila namin isa pangkabuhayan to para sa inyo, ate, ha? Meron ka ng ano, meron ka ng tindahan. So ito, meron kang bigasan, meron kang mga groceries na pwede mong itinda. At syempre, yung iba dyan, pwede mo rin na paano, pakahit sa mga anak mo, di ba? Ayan. So bali, ito nga pala ate, papaalam ko sa'yo. Ang nagpapabigay nga pala nito ay yung isang donor na ang pangalan niya ay si Mr. Sak. Salamat sa inyo. Salamat sa'yo, sir. Talagang saludo po kami sa inyo. Ayan. So bali ano ate, hindi nga alam, hindi pa to. Ha? Dahil bukod dito, meron pa kaming ibibigay sa'yo. Nadagdag pampuhunan mo pa. So bali, paano ate, si-set up natin to, itong tindahan mo para masimulan mo na. Tapos yung dagdag puhunan na sinasabi namin is bibigay namin sa loob. Ha? Okay. At ito nga rin pala, alam niyo po yung ginagawa namin to, yung mga meron kami mga kaibigan na talagang tumutulong sa mga nangangailangan. Ang mga pangalan nila ay sila Comrade Mark, si Comrade Rhea. Saka isama na namin yung mga donors. Ayan. So bali ito, ang nagpapabigay nito ay si Mr. Shop. O sige, tara. So paano? Set up na natin to para masimulan mo na yung ano mo, business mo, ha? Okay, tara, mga comrade. Let's go! Ayan, so bali ate ito, bumili kami ng ano, ng lamesa, ha? Ito, tanggalin ko na sa karton, ha? Para ipapaset up ko na sa mga comrade natin. Okay. So bali. Si parto-parto, dagi-dagi. Ito. Set up na natin. Ito ate ha, meron ka ng lamesa, ha? Ito, comrade duel, tara. No, set up ko na doon. Ayan. Set up nyo doon. Tapos ito naman ate. Ito ate ha. Ito naman, bumili kami ng... Kasi syempre magtitinda ka. Dito ate, kapit ka sa akin. Syempre ano, syempre magtitinda ka ng bigas, ano? Meron kang bigasan. So, bumili kami ng timbangan mo ha. Ito. Ito, paano ba ito? Ito ate ha, meron kang brand new na timbangan. Ayan. Ito ha. Ito. Karton. Oh. Ito po, bumili kami para may magamit ka sa pangnegosyo mo ha. Ayan, so papasilap din natin ito ha. Sa mga comrade natin. O comrade. Si comrade Duruel nga pala. Bili. Tapos, ito pa. Tapos, ito naman ate, yung iba dito, mga ano na, mga paninda mo na. Katulad na ito. Ito, bumili kami ng ano, mga cup noodles. Dito, mga noodles, yan. Ayan, o. Comrade. Kain mo na doon. Ayan, tapos, ito naman ate, bumili rin kami ng ano, lagayan mo ng mga paninda mo, ha? Ano to, tray. 5 layers to. Okay. Comrade, Miami, set up nyo na rin doon. Tapos, ito naman, ate, ito, kaya kami bumili na ito kasi magtitinda kayo ng soft drinks. So, bali, kailangan nyo lang, bilan nyo lang ng yelo, ha? Tapos, hindi lang soft drinks to, ate, kasi meron kaming biniling, ano, C2. Ito. Dalawang box ng C2, ate, ha? Ayan. Okay natin, ha? Oh, ayan. Ito ate, meron kayong mga... Ayan. Dami oh. Okay. Natutulala ka ate. Hindi makapaniwala si ate ano, na meron na siyang ano, business, no? Ano ate? Hindi siya makapag ano, hindi siya makapagsalita. So ito, paano? Comrade Ruel, palagay na lang dyan. Ayan. Okay. Ito ha, ate. Magtitinda ka ng iba't ibang dilata ate, oh. Ayan, napakadami yan, ate, ha? Ayan. So, iba't ibang dilata ang ititinda mo, ha? Okay.
Tapos, ano pa? Open pa natin to. Yeah. Oh, Comrod Ruel, sige, set up niya na rin doon. Okay. Sige. Ito. Ito naman natin, mga ano, mga gamit sa ano, kusina, ha? Na pwede mong ibenta. Pwede mo ibenta ng tingi-tingi, ha? Tapos may mga mantika na rin dito. Pwede mo rin siyang itingi, ha? Kung gusto mo ibuo, yan. Tapos may mga ano dito, yan, may mga palaman, may mga suka, toyo, mga ketchup, yan, ha? Yan, dami yan. So, ano pa ba? Hindi na maano. Tapos, ito, ito pa, open na rin natin to. Ayan, ito naman natin, ayan, mga sabon, ayan, ha? Ayan, ha? O. Mga sabon, mga Colgate, ayan, o, mga shampoo. Ayan, ha? Ang dami yan, ha? Ito rin. Paninda rin, ate, ha? Pwede nyo rin gamitin. Ayan. Ayan. Yung mga, ano, mga biscuit, tsaka mga tinapay, ate, no? Na pwedeng pwede mong ibenta sa umaga. Hindi lang sa umaga, kahit sa pang-araw-araw nyo. Pwede rin yun. Ayan, ha? So, mabili to sa mga, ano, mabili to sa mga bata. At itong, ano, itong mga magic flakes, maano rin to. Mabenta rin to, ha? Okay. Tapos, ano pa ba? Ito pa. Ito. Ayan, bumili rin kami ng mga ano, mga candies. Ha? Ayan. Candies, iba't iba rin to, ate, ha? Ayan. Ayan, may mga maps. Ito. Mga paninda nyo, ha? Ayan. Ang dami na ito, ha? Ayan, di ba? So, ito, ha? Okay. Ito naman, ate. Ayan! May mga, ano, may mga chichirya dito, ate, ha? Ayan, ha? May mga chichirya dito na pwede mo nang ibenta, ha? Ayan. So, bali, ano na, ang ginagawa natin, in-open box natin, then binibigyan na natin kala Comrade Miami para may setup na nila. Okay. Tapos, ito pa, ate. Ito pa. Ay! Ito pa, ate. Natutulala na si ate. Ate, bakit humihingi ka ng malalim? Parang ano ba? Maganda yung ano, maganda na yung paghinga mo. Na hindi na ano, hindi na ano sa hindi na masakit sa pakiramdam. Ha? Hindi na. So ito ate ha, ito pa. Tapos bumili rin kami ng ano, ayan mga kape. Ito, pwede ito sa inyo, eh, di ba? Ito madalas na ano, tapos may mga gatas. May mga Milo. Ayan. Ayan, eh, dami ito ate ha. Ito pa. Ayan. Ito. Ayan. Dami ito. Ayan. Ang dami. Tapos ito pa ate. Ayan. Kasi po, kaya dito kami nag-open box sa labas. Kasi hindi rin kami magkakasya dun sa loob. Masyadong masikip yung ano nila. Hindi kasya itong mga groceries. Mga dala namin. At para madali namin ma-set up din. Ito naman ate. Ito ate ha. Para makita mo. Halika dito, ate, para makita mo. Yan, okay. Sige. Ito naman. Oh. Oh, ganun din, ha? Ate, mga noodles, ha? Tapos may mga ibang gelato pa sa ilalim, ha? Na, yan. Whew, ibibenta mo. Okay? Masaya ka ba? Ayan, so bali, ayun na, pinapaset up ko na sa mga kasama namin, ha? Para makapag-umpisa ka na ngayon. Sige. Ito pa, ate, ha? Meron pa kami ibibigay sa'yo na ekstrang pampuhunan, ha? Para kahit paano, pandagdag mo puhunan, ha? Okay, so doon tayo sa loob. Tara. So ayan, ano, kararating lang ni Kuya galing sa pagtatrabaho. Kuya, ano nga pala ang pangalan niyo? Nelson. Nelson? Ilan taong ka na? 46. Okay, 46. So, bali, kararating mo lang ngayon. Okay. So, nakita mo na ba yung mga dala namin regalo? Anong pakiramdam mo na, ano, meron na kayong business? Masaya, sir. Ayan. Sobrang saya. Okay. So, bali yan, ito na, bibigyan na natin yung dagdag puhunan na ipinibibigay ni Mr. Sack para sa kanila. Ito po,
sobrang salamat po sa inyo kasi talagang ito pong pera na to saka yung binigay natin sa kanila eh, talagang kailangan nila. Sige ate, ganito mo yung kamay mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos ate at pinabibigay ng isang donor natin na si Mr. Sox. Kayo lang nakaan sa atin po yung tumulong dito po. Na kahit malayo pumunta kayo dito po sa atin po. Maraming salamat po sa inyo po. Kahit kayo ni Madam po. Kahit din ate, dahil sinasamahan kayo. Yan, pasasalamat mo na yan. Isa, ipaparating namin yan sa kanya. At syempre, kung hindi rin dahil pala, ano, pala Comrade Mark, Comrade Rhea, eh, hindi rin kami makakapunta dito. Yun nga, masaya kami na napuntahan ka namin dito, nalaman namin yung story ng buhay mo. At talaga naman na sobrang hirap talaga ng pamumuhay nyo. Alam mo yun? Talaga na ano kami, parang na-touch kami sa mga ikinuwento niyo sa amin. Lalo na yung anak mo, gulo mo. Hindi pa kayo kumakain. Ayan. So, ito po. Muli po kami nagpapasalamat. Ano? Muli kami nagpapasalamat sa isang donor na nag-donate para sa isang pamilya. Ayan. Naibigay na po namin yung tulong na ipinibigay mo. Maraming salamat po sa'yo. Ayan. At kay Comrade Mark, kay Comrade Rhea, at sa iba pang mga donors, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. So bali, ito na, ate ha. Tignan natin yung tindahan mo kung ano na, nakaayos na ha. Ayan. So para makapag-umpisa na. Okay. Ayan ate, wish come true na. Ito na po yung business na ibibinig na ibigay sa iyo. Na sana mapalago mo pa at sana tumagal tong business mo ate. Alagaan mo tong business mo. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na binigay sa iyo ng Diyos at ng ating mga kaibigan. Opo. Ayan. Maraming salamat po, sir. Welcome. Okay, lang. Ayun nga lang ate, na ayun nga, payo nga namin na sana mapalago mo pa tong negosyo mo, ha? Na para tinan mo, hindi ka na maghirap na pumunta pa sa bukid, lalo pa buntis ka. At alagaan mo. Opo. Ate, ha? Opo, sir. Okay. So, ayan, oh, tinan mo. Mayroon ka ng bigasan. Ayan. Ang dami mong bigas, ate, oh. 10 sacks of rice. Tapos, ito na, ate. Meron ka ng timbangan. Ayan, kinumpleto na namin, ha? Ayan, tapos, ayan pa, oh. Ang dami mo pang mga paninda. Ayan, oh. Oh. Yung ibang box ate, ikaw na lang bahala ha? Kasi hindi na rin namin mailagay kasi sobrang dami na oh. Ito pa oh, nasa ilalim pa. Ito, punong-puno pa tong isa. Oh, hindi lang isa oh. Tatlo. So, ayan ate ha. Sana papalago mo. Pagpatuloy mo. At para mabigyan mo ng magandang buhay yung mga anak mo ha. Kasi ikaw na nga ang nagsabi na mahirap maghanap ng trabaho. Ayan. So, ito nga pala yung mga ano natin, yung mga comrade natin, oh. Ano mga comrade? Ayos ba? Ito si ano, Comrade Miami. Comrade Ann, Comrade Altea, tsaka si Comrade Ruel. So, paano? Mga comrade? Job well done. Job well done ba tayo? Yeah. Job well done tayo ngayong araw. Okay. Ayun o, si ate o. May bumili agad na bigas, ate. Magkano ang benta mo, ate? Isang kilo? 40 pesos. Wow! Ayun o.
Ayun. Asan yung bayad ni ate? Ayan, 40 pesos. Wow, naka 40 pesos ka agad. Ayan. Hmm. Ayun, sila ano, nagbibenta na oh. Mikey, ano, ayos ba yung benta mo dyan? Ayan. Ano ate, gaano ka kasaya ngayon? Masaya-masaya na po sir. Meron na akong paminda na po sir. Ayan. Kami ate, masaya din kami para sa inyo ha. Magkano kayo, Mikey? May nabenta? Saan yung pagbenta nyo? Saan? Pati nga ako? Wait lang po. Wow! Wow, piso! Manok tayo? Nakala. Narigat at tamaluktan. Agin ay! At tamaks ko. Tuwan-tuwa yung mga anak mo sa pagbibenta, ha? Maraming salamat po kay Mr. Sak kung binigay niya sa amin na tulong po. Na namin na, pinapangako namin na ipapalago namin yung binibigay niya sa amin na paninda ko po. Okay, tapos ate, yung mga presyo nga pala nito, sasabihin na lang namin sa inyo off-cam, ha? Okay, bibigay na lang namin yung mga resibo para malaman mo rin kung ano ba, magkano ba yung mga price nito, ha? Okay, sige. Thank you.